Kumusta mga tol? Welcome back sa aking channel. Ito na nga yung ating episode 2 ng Tie-Dye Pro Tips. Ayun, sa mga hindi pa po nakakapanood ng episode 1, ay i-check nyo lang po sa aking YouTube channel. Then, ilalagay ko na rin sa description ng video na to yung link para mapanood nyo. Konting background lang sa ating tie-dye pro tips. Ito yung ating Q&A about tie-dye. Kung meron din kayong ibang katanungan na hindi mababanggit or hindi masasagot sa video na to, ay pwede kayong mag-drop sa comment ng inyong questions. Basta lalagyan nyo lang siya ng hashtag tali at kulay para ma-count natin yon sa susunod natin na episode at sasagutin natin yung inyong question. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe dito sa channel ko, ay huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe. At kung may matututunan kayo dito sa video na to, ay mag-iwan kayo ng like at i-share nyo na rin to sa iba para may matutunan din sila. Yan yun, kung gusto nyo po or interested kayo sa aming mga pangkulay, meron po kami yan sa aming Facebook page na Tali at Kulay. Ayan, fiber active dyes po yung ginagamit namin. Then, kung gusto nyo naman po ng COD option, ay pwede nyong i-check or mag-place order kayo sa aming Shopee account. Nasa description ng video na to yung link ng aming Shopee store. Ayan. Check nyo lang mga tol at mag-place kayo ng order. Then, ito na nga ang ating episode 2 ng Tie-Dye Pro Tips. Then, yun nga pala, dun sa ating episode 1, meron akong hindi nasagot na ibang question. Isasama ko na rin sa video na to yung questions na yon. Dahil medyo napahaba na yung ating episode 1. Kaya, ayun, dito natin siya sasagutin. Then, yun nga, ang ginawa ko ay inorganize ko na yung mga questions and pinagsama-sama ko na sila. Ito, yan. Pinagsama-sama ko na sila para hindi mahirap sagutin. So, dito muna tayo sa t-shirt. Galing to kay Alexander the Greater. Kuya, pwede po bang itayda yung colored shirts na plain like red, blue, gray, etc.? If ever po, ano yung process nun? Yung mga colored shirt, kung itatayda nyo sila, kung dark yung kuulay nyo, like black, or dark gray, or maroon, dark blue, mas mainam na i-bleach nyo muna sila. Then, saka pa lang i-dye. Wala namang problema na kahit anong kulay ng t-shirt. Kung mga light naman yung shirt nyo, ang mas magandang gawin doon ay same process lang siya ng sa white shirt. Tatandaan nyo, maganda yung magiging result ng inyong pagta-tie-dye basta yung shirt nyo or yung tela nyo ay 100% cotton. Then, sabi dito ni Oscar Medina, paano pag hindi 100% cotton na white ang ginamit ko pong damit, ano mangyayari? Ayun, sabi ko nga, kailangan na 100% cotton yung gagamitin yung damit para ma-reach nyo yung pinaka vibrancy ng kulay na ilalagay nyo na dye. Kasi pagka hindi 100% cotton, like poly cotton or 50% polyester or 50% cotton, isahan nyo na yung magiging result ng kulay ng dye sa damit nyo ay magiging 50% na rin. Kumaga, kalahati na agad yung mababawas dun sa vibrancy ng kulay. So, punta naman tayo sa soda ash. Sabi dito ni Bricks Fabricante, boss, record ba? Pwede ba i-combine ang soda ash and ang jobus or dye? O, pwede naman po kasi may ibang process sa pagdadye na pinagko-combine yung dye saka soda ash. Yun, kaya pwede siya. So, may ibang question din about sa pastel colors. Ayan. Ang question na to ay mula kay Ann Cerneo at kay Jerome Umali. Hi, ask ko lang paano ma-achieve yung pastel colors sa tie-dye. May binibili po ba na pastel or nasa mixing po ng colors? Ilan yung tamang measurement for pastel colors? Ayan. Napakagandang question, Ann Cerneo. Merong nabibili na pastel color na dye. Pero kadalasan ng mga tie-dye artists or kami, ang ginagawa namin, yung mga color na ginagawa namin, yung ratio namin ay konting dye at mas maraming tubig. Pwede yan, yung na-mix mo na dye, example, red.
Yung na-mix mo na red, kumuha ka ng 25 ml nun, ihalo mo siya sa 250 ml na tubig. So ngayon, ang mangyayari dun, lalabnaw ngayon yung dye at magiging pastel yung kulay niya or lalabo. Kung red yung gamit mo, makakakuha ka ng pastel red or pink. At dito ulit tayo sa Dice Brand. Ang mga questions ay galing kay Ricky Tino, John Balagtas, at kay Christopher Brian Supnet. Talong ng sir, sana masagot sa next vid mo. Mga ilang laba bago kumupas yung brand na gamit mong pangkulay kumpara sa ibang brand. Sana magkaroon ka ng review sa mga ginagamit na pangkulay. Yung ginagamit namin na dyes, hindi ko siya masasabi na na nakukupas siya nung agad-agad. Siguro, mga ilang taon din ang aabutin bago siya kumupas. Kasi kahit naman yung mga branded na damit na nakikita nyo na may mga kulay, kahit gaano ka ba i-brand yung kulay niya, basta tumagal-tagal na mga ilang taon, di ba? Kumukupas talaga siya. Kumaga, yun naman talaga yung mao nga kumukupas, di ba? Pero yung sa gamit namin na dye, ma-i-estimate ko siya ng mga ilang years din. 2, 3, or 4, gusto mo 10 years. Advisable ba gamitin yung Jobus o Venus? Paano hindi kumupas? Advisable siyang gamitin pero hindi sa tie-dye shirt. Kasi unang-una, masisira yung expectation nyo na sa una vibrant siya tapos pag nilaban nyo ay magpe-fade siya agad. Kumaga may ibang gamit kasi ang Venus fast dye lang kasi siya . Hindi siya nagtatagal kaya ayun, hindi ko mararecommend na gamitin nyo ang Venus sa mga tie-dye shirt. Then dito naman tayo about sa bleach and reverse tie-dye. Sabi dito nila Giancarlo Madroño, Darren Bandalan at si Sherwin Buen Viaje. Boss, tanong nang, ano bang tamang mixing ng bleach at tubig? Ang tamang mixing ng bleach sa tubig ay 50-50. 50% water, 50% na bleach. Kung gano'ng karami yung bleach mo, ganun din karami yung tubig mo. Pero pwede kang mag-adjust, depende sa gusto mo. Pwede kang mag-adjust ng tubig or mag-adjust ka ng bleach. Dodi, tanong ko lang, kapag ba mag-reverse tie-dye, need pa rin ibabad sa soda ash bago i-bleach? Sabi ni Darren, ayun. Darren, hindi na kailangan ibabad sa soda ash ang t-shirt bago i-bleach. Pwede, balawan mo lang yung shirt, then process ka na sa pag-bleach. Kung kukulayan mo yung shirt, after i-bleach, balawan mo lang yung t-shirt, then saka mo ibabad sa soda ash. Boss, pwede po bang i-bleach yung light pink na shirt? Light pink. Pwede naman siya, kaso hindi mo na masyado makikita yung kaibahan kasi light na yung kulay niya. Kaya the best talaga ang bleach or reverse tie-dye sa mga dark colors. About naman sa plastic batching, ayan yung ginagawa namin, yung pinaplastic namin yung mga shirt bago itabi. Idol, bakit po binabalot sa plastic ang t-shirt pagkatapos i-dye? Recommended po ba yon? Salamat, Idol. Sabi ni Baste Valderrama. Kami kasi, ganun yung ginagawa namin. Recommended talaga siya na gawin na after mong kulayan yung t-shirt, ay dapat talaga siyang i-plastic. Ang silbi kasi nun ay mapapanatili mong moist o basa yung t-shirt o yung dye. Hindi mo siya hahayaang matuyo. Kasi habang ang dye ay basa na nakakapit sa shirt, mas nagiging makapit yung kulay niya at mas nagiging vibrant. Sabi naman ni Wafi Anwar M. Ito, English yung sagot niya. Baka kailangan English. Ay, English yung tanong niya. Baka kailangan English din yung sagot ko. How to make the color absorb evenly and no white color is left? Sad face, please. Mahirap to, English. To make the color fully absorb on the shirt, you need to use a tweezer. Then, look for the inside of the fold. Then, put dye inside of it. Make sure there's no white left. Wow, English. Then, punta naman dito tayo sa mga random questions. And about tie-dye pa rin. Sabi ni Clifford Glenn Reyes, Idol, pag ba nabanlawan o nalaban at sinuot, kapag alaban ulit, magbe-bleed pa ba siya? Ayun, tinutukoy niyo yung tie-dye shirt. Unang-una pa lang, Clifford, nasa unang process mo, masasabi kung magbe-bleed pa ba yung shirt mo. Kasi yun, after mo banlawan nun, dapat clear na yung tubig. Kaya para sa susunod na banlaw mo, wala nang bleeding na mangyari.
sabi naman ni Anime Review, paano po mawala yung Jobo stain sa white t-shirt? Medyo mahirap na yan. Kasi, ang day kasi, once na nag-stain na sa t-shirt mo, mahirap na siyang tanggalin kahit i-bleach mo siya or ibang process. Kumaga, ma-lessen mo yung kulay pero hindi mo siya matatanggal totally. Sabi ni Maria Isabel, boss, hindi ba ito ilalatag yung kasi nababasa ko sa mga groups? Ayun. Yung iba nga, ang ginagawa nila, after nilang i-batch yung damit ng 48 hours or 24 hours, inilalatag nila sa sahig or sa labas yung damit. Then, hinahayaan pa nilang na matuyo yung dye dun sa damit. Sa tingin ko, hindi ko pa kasi na-try yun eh. Sa tingin ko, okay din yung process na yun. Pero hindi namin siya ginagawa. Kasi unang-una, time-consuming, ayun, kapag marami kang gagawin. So, dun naman sa process na ginagawa namin sa tali at kulay, kahit naman na hindi na namin ilatag yung t-shirt after ng batching, ay okay pa rin naman yung result. Kaya nasa sa inyo na rin kung gusto nyo yung subukan or hindi. Sabi ni Harold Bernabe, bakit yung iyo idol kulay na kulay pa din kahit makailang banlaw? Unang-una kasi talaga, minamake sure talaga namin na yung aming mga tie-dye shirt ay nasa tamang process, tamang pagbabanlaw sa soda ash, tamang paglalagay ng kulay, at tamang mixing ng kulay, at tamang pagbabatch. Ayun, kaya dun pa lang sa process na yun, masusure mo na na magiging vibrant talaga yung gawa mo na tie-dye. Si Game Time, boss, yung mixing sana sa water ng dye powder para mas magandang result ng kulay at mas madami ba ang makukonsumo pag ice dye ang process kumpara sa liquid dye. Ayun, okay. Focus tayo dun sa ice dye. Yung ice dye kasi, medyo marami talaga makukonsume na dye dun. Dahil doon talaga ay ibinubuhos mo yung powder dye sa ibabaw ng damit. Kaya medyo pricey ang pag-ice dye. Ayun, kung gusto niyo siyang itry, nasa sa inyo na din. Sabi naman ni John Chester Binlayo, Lodi, paano mag-tie-dye ng black hoodie na kakailanganin pa ng bleaching and paano rin po tamang timpla ng dye powder? Yung dye na black hoodie, same lang naman siya ng reverse tie-dye ng t-shirt. Kaya yon, kung gusto mong matutunan yung pagre-reverse tie-dye, meron naman tayong tutorial dito sa channel natin. Check mo na lang John Chester. Sabi naman ni enough said ba to? Idol, paano maglipat ng powder sa bote para di masayang? Ayun, gamit na lang po kayo ng funnel or ng embudo. Ayun, may nabibili naman, kaya mag-invest na lang po kayo para, ayan, mailipat nyo na maayos yung dye powder sa bottle. Sabi ni Elvin J. Bautista, pwede bang i-spray and dye liquid sa t-shirt? Pwede po. Basta kung abstract lang ang gagawin mo na tie-dye, ayan, pwede mong i-spray yung dye liquid sa t-shirt. Kasi ganyan, ginagawa rin naman namin yun. Sabi naman ni Random Videos, ano po yung ginagamit mo na parang gunting? Yung ginagamit namin na parang gunting or yung pang-ipit namin sa damit, ang tawag doon ay forceps. Ayan. Kung gusto nyo makabili ng forceps, ayan, check nyo lang sa Shopee. Meron naman doon, search nyo lang ay forceps. Ayan, mosquito forceps yata yung gamit namin. Si Trixie Tungol, bakit po ang galing nyo? Ano po ang pinakma-advise nyo sa mga beginners? Ayan, salamat po dahil na-appreciate nyo yung galing namin. Kumbaga, hindi naman kami ganun talaga kagaling. Siguro, mas lamang lang kami dahil mas matagal na rin kaming nagtatidy sa inyo. Ang advice ko lang sa mga beginner na nagtatidy ay unang-una ay mag-practice kayo lagi. Katawang ng practice ay gastos kasi unang-una sa mga materials ay hindi naman ganun kamura. Or, ayun, talagang pricey siya. At kung gusto nyo makagawa talaga ng masterpiece, ay sundin niyo yung tamang mga process. Ayan. Meron naman kami mga tutorial dito at ang ibang mga artist. Ayun. Panoorin niyo na lang mabuti at mag-observe kayo. Kasi unang-una, ayun, sabi nga sa pagpa-practice, hindi niyo mapapalabas yung gusto niyo mangyari. Kung iisipin niyo lang, 'di ba? Kumaga, hindi niyo matutupad yung isang bagay kung i-drawing niyo lang. Kailangan gawin niyo siya. Kailangan gumawa kayo ng paraan para ayun, para mag-level up din yung skills kasi yun naman talaga, it takes time naman talaga para mag-level up sa isang skill na meron tayo. Kaya ayun, practice na lang practice at ayun, lagyan mo rin ng puso.
Kasi kung wala sa puso mo yung ginagawa mo, hindi talaga magiging maganda yung isang bagay na gusto mong gawin. Wow! Punta na tayo dito sa shoutouts. Ayan, shoutout kay Ventax Begenio, kay Randy Mandy, kay Mon Kids, kay Grace Alone, Jesus Alone, Alexander the Greater, Jansen Pedreosa, kay Julius Christian Rebueno, Christopher Mauhay. Ayan, shoutout sa inyo din. Maraming salamat sa inyong mga encouragement. Sabi dito, idol, maraming salamat sa mga tips mo. Solid, more power, more power, more power, kuya. Ayun, thank you, thank you. Thank you po sa inyo, sa inyong mga support na ibinibigay niyo po sa amin dito sa aking channel at sa aming tali at kulay. Kung may karagdagan pa kayo mga questions na hindi ko nasagot dito sa video na to, ay tatandaan niyo lang na pwede pa kayo mag-drop ng question dito sa comment. At ayun, sabihin niyo lang yung question niyo, then lagay niyo lang siya ng hashtag tali at kulay sa baba para ma-notice po natin yung mga question niyo. Then, yun lang mga tol. Ulitin ko lang, meron po kami binibenta na pangkulay or fiber reactive dyes. Ginagamit namin dito sa aming tali at kulay. Ayun, check nyo lang sa aming Facebook page, ayan, tali at kulay. Then sa aming Shopee store, na makakapili kayo dyan ng iba't ibang mga variations ng tie-dye shirts. Then tie-dye kits, meron din po kami dyan. Check nyo lang po. At maraming salamat mga tol sa panonood ng video na to. Sana may natutunan kayo at maulit tayo ng episode 3 naman. Ayan, kita-kits sa ating tie-dye pro tips. At yun lang mga tol, maraming salamat at God bless us all.